Good morning, Bicol. Okay, so actually kanina pa ako gising. Tulog masyado na naman kasi mauna yung katabi ko eh naka-open pipe. Kaya tapos sa labas mo nag-video. Okay. So hanggang ngayon, nag-video ako pa rin. So mag-aalas 7 na. Nag-video ako pa rin sila. So magdamag sila nag-video ako, pero naka-idlip-idlip naman ako. So hopefully, makabiyahe tayo na maayos. So nasa labas na sila, nagkakape na sila. So lalabas na rin ako para makapagkape. So tingnan natin. Ano na tayo? Coffee tayo, coffee. Alright, so labas tayo, labas. Yan, ito ang view sa umaga. Morning, bro. Oh. So syempre, inom tayo ng gamot. So ito sila, oh. So ayan, breakfast na sila. Morning po. Ano, takpan? Nakarating ng Bicol yung ano. Masarap. Ah, yan ang almusal namin. Oh, yes, oh. Shout out. Kamusta tulog mo dito? Ah, okay lang, sarap. Maganda mga sound na ano rito. Kompleto, may beatbox, meron talaga bumabasag ng tenga. Si Ives eh, masarap na tulog ni Ives eh. Paya pa rito, Brad. Paya pa. Paya pa. Sa amin, surround system eh, no? Naririnig niyo ako sa kabilang kwarto? Hindi, ito. Meron kami sarili. Meron kami sarili, pre. Dalawa yan. Meron din sila eh. At ano rin niyo ako dito? Ito na. Binuksan namin pituan eh. Pakaramdam mo nga magkasama sa panaginip yung dalawa eh. Nag-uusap. Nag-uusap na talaga kami. Sabi namin, pakatulog kaya yung dalawa. Akala mo gising yung dalawa, nag-uusap. Hindi niyo napansin, sumasagot ito. Nakita namin sa bandong kabila. Alright, so sige, mag-breakfast lang kami and then siguro maya-maya mag-aayos. And then after noon, biyahe na uli. Alright, so sige, see you later. A few moments later. Alright, roll out na kami, roll out na, ready na tayo? Alright, so papagas muna ako dito ah. Thank you po! Ingat po! So ang itinerary namin today, Kagsawa Ruins. Magpapagas lang kami. And then from there, hindi namin alam. Pag-uusapan. Baka doon na rin kami mag-lunch. And the weather is great, no? Huwag na lang sana ako mahilo. Although nakatulog-tulog naman ako. Yun, no? Dagat to. Dagat-dagat. So, ang lead namin ngayon, si Edong. Siya kasi yung taga rito, di ba? So, siya yung mas nakakaalam ng daan. Dito, ang aga pa lang, ang init na eh. Parang ano, ang aga pa lang, parang tanghalian na. Yun, no? Kabukiran. 1 eternity later. Yes, stop dito. I can't believe na nasa Bicol ako ngayon. Para sabog-sabog kami ah. Wala na naman si Ives. Kain ko si Ives, baka mawala si Ives. So we are in Naga City. So medyo traffic sa city. Haba oh! Ang haba! Ang haba! Ang haba ng traffic! Ang haba ng traffic! Off-road ka na naman ah. Advantage ng motor eh. Diba? Doon! Bante! Alanganin to! Wala si Tito Bo. Go! Go!
Go, go! God, sa Archie. Loko-loko sa Archie. Boom! Did it! Maambot na! Oo, oh, inabot kami ng ulan dito. Inabot kami ng ulan. Archie! Ano naman si Archie Adon? Ano mangyayari sa amin na to? Umuulan. Wow, blessing to Lord. Blessing. Ah, shoot! For the views, for the vlog, sabi nga ni Papa J-Mac. Ngayon lang kalaban natin, no? Ulan. Woohoo! Ha? Nandun lang sa unahan. Sige, hintayin ko. Oh, maraw na. Thank you, Lord. Sabi dito, ang init, no? Yun na, mainit na. Bigla namang sobra init. Hindi ko. Yun na kalsada rito, ah. Hindi ko lang alam kung anong kalsada. Amoy alimuong, ibig sabihin, may ulan. Bato, Iriga, Balatan. Baka salanan ka, pre. Wow, it's raining. Bus pa, ulan. Saan ba kami dadali ni Edong? Ayun, seems. Buti naman naisip nilang sumilong muna. So, stopover muna kami dito. Anyway, balikan ko kayo pagkatapos nito. A few moments later. Okay, roll out na uli. Nagpalipas na ng ulan. Siyempre, mahirap din madulas. Sa kabukiran. Chill. Chat. Excuse me. Wag pre. Rainbow, galing oh. There's a rainbow always after the rain. Ah, bale. There's always a rainbow after the rain. Nabuo. Wow, mahangin. Open field eh. Kapati. Loko pa si Archie. Oh. The kalsada is maganda. Yan o. Chill ride lang ako. Shot curve. Diba? Sa shot curve nga, babanking-banking ka. Tapos yun, may tatal na ganyan. Tapos may poste sa gitna. You know, pagka huminto ka, ramdam mo yung init. Napakaganda ng tanawin. Scorching hot. Ayan ang mayon. Matago si mayon, oh. Ganda ni Mayon. Magayon. Natago si Mayon eh. I don't know why is she hiding. Uy, ganda oh.
Batan. Gas kita. Tacloban City. Masok, masok. Wow. Parang gusto kong magbabad dyan ah. Shit, ayun na naman siya. A few moments later. Makalipas ang mahaba naming biyahe, ay bumunga din ang view ng magandang Bayon Volcano. Yun nga lamang, natatakpan ito ng mga ulap. May kasabihan sila dito sa Bicol na kapag ang Bayon Volcano ay natatakpan ng ulap at ayaw magpakita sa'yo, ibig sabihin ay ikaw ay isang masamang tao. Siyempre, pagkaganito kaganda ang iyong view, hindi mo palalagpasin ang photo op dito. Kaya naman, pansamantala kaming huminto at nag-picture-picture. At pagkatapos nun, ay patuloy na kami sa aming biyahe hanggang sa marating namin ang Kagsawa Ruins. Si Mayo, nagtatago. Ayaw magpakita. Gustong-gusto makita si Mayo eh. Kaso, ayaw, tatago si Mayon. Sabi nila, pag makasalanan daw si yung tao, hindi talaga magpapakita yung Mayon. Eh ako, nung huling punta ko rito, nagpakita sa akin yan, kaya okay na ako. A few moments later. Ito na, Kagsawa Ruins. Ah, ito yung ATV. Pero gusto ko subukan yan. A few moments later. Okay, so dito tayo sa Kagsawa Ruins. Medyo maraming tao. Ayan, ah, ang ganda, di ba? Ayan ang Kagsawa Ruins. Napakaganda. Sayang lang eh, medyo maulap lang. Kaya tago si Mayon, pero ang ganda sana. Nagpicture ako kanina, wala tago si Mayon eh. So, well, alam na naman na istorya nito, di ba? Dati itong bell tower ng isang simbahan. Yan, screenshot nyo na lang. Oh. So, pasok tayo dito. Mukhang gumuho ito eh. Oh. Hindi kaya tayo maguhuan dito. Oh. Malaki pala ito sa loob, ano? Tapos sa likod niya, ito pala siya sa likod. Ayan. No climbing nakalagay, no climbing. Pero pwede tayong sumilip siguro. Ah. Okay, so ano na siya. Picture tayo tapos punta na tayo doon. Kakain doon kami. A few moments later. Talagang mga buti na lang nakapagpa-picture ako bago umulan. Sakto yung dating natin. Ang dali mo tuman siya. Ayun ang malungkot. Hindi nakita siya, no? Si Mayon. Ito yung mga ice cream nito. Oh, yung mga ice cream. Titikman natin to kasi hindi ako mahilig sa manghang. Ito yung flavor. Level, ah, may mga level pala siya, oh. Level 1. Super na, extreme pa. Patay tayo dyan, hindi. Ang, level 1 lang tayo. Ano yun, maitmang hanggang? Tignan ko nga yun, magkakano itong dito. Kasi yung super extreme. Super. Ate, okay lang, nakabigyo ako. Anong flavor nila? 50. Ang flavor, 50? Yun natin binabayaran eh. Melon, sir. Melon ito. Melon ano? Melon anghang. Mango lang ha? Okay lang ito ano? Ha? Nakabigyan. Scooper ito. So, kaya gumagawa na ito, te? Okay. Ah, kaya mo. Wow. Ari, hindi ako naniniwala ka. Okay. Ayan, ano kuya? Ito ito. Manghang talaga? Hindi mo ano, no? Kasi malamig siya, di ba? May anghang siya. Sa lalamunan na. Doon ba dito? Ah, dito na. Sa lalamunan na. Mamaya, titikmang ko yan.
Ito, ito ang tawag dito. Nicolex. Wala pa. May anak ay kumain. Ito. Pinangat. Pinangat. Pinangat na ito. Mahang din ito. Oo. Oo. Nalitan din mahang. Ito. Patis. Patis po. Niyayari mo ako eh. Ito. Ito. Bulalong Batangas ba ito? Birthday ni Ives. Birthday ko ulit. Happy birthday, Ives. Several song-filled hours later. Alright! Hindi ko na na-try itong ATV. Ayan o, hindi ko na na-try yan. Kasi syempre, wala nang oras. Okay, so tapos na kami dito sa Kagsawa Ruins. Inabot na kami ng almost 3 o'clock, no? Kasi inantok yung mga kasamahan ko. Tumambay lang kami sandali after eating. Ang dami namin nakain. Very, very delicious. Walang hindi maanghang eh. Yun lang ano, yun lang bulalo. Diretso na kami sa Sipukot kung saan kami mag-check-in para pahinga na kami. Siyempre, kailangan namin magpahinga para bukas. Mahabang biyahe na naman to. We decided na doon na kami mag-check-in sa Sipukot kasi para bukas, kahit pa paano maiksi na lang yung biyahe. Balikan ko kayo pag nandun na kami sa... pag naka-check-in na kami. Alright? Sa ride na to, it doesn't matter kung big bike ka, scrambler ka, scooter ka, it doesn't matter kung anong edad mo, it doesn't matter saan ka nalulugar sa lipunan. Basta pag nag-ride kayo, sama-sama kayo, pantay-pantay kayo, at higit sa lahat, sabay-sabay kayo mag-i-enjoy sa ride. Basta you share the same passion. If you share the same passion, lahat kayo, pare-parehas kayong mag-i-enjoy. Ito yung mga ride na oo, nakakapagod, di ba? Pero, worth it. Bakit? Nangyari? Walang kuryente daw eh. Walang kuryente? Namatay bigla? Okay. Tala tayo ng biyahe kasi tingnan nyo oh yung ating ano ating fog lamps or yung auxiliary light tanggal buti iba talaga yung kumpleto ang gamit. Ay, salamat at buti na lang si Sir Tito at si Alex eh nasa huli na abutan nila ako. Namatay uli? Saan na to? Saan to? Saan siya kami? Para alalayan nyo ako, wala akong ilaw ah. Several song-filled hours later. Ito na! Maganda nga, may magmamasahe. Dito kami sa Criston Dormitory.
Dito kami ngayon sa Kirsten Dormitory. Dito kami magpapalipas ng gabi along highway papuntang Daet, Barangay Impig, Sipokot. Mag-ayos lang kami, magsasettle in lang kami. See you later. Okay, so andito ako ngayon sa kwarto na. So dormitory style siya. So anim kami, no, sa kwarto na to. Dito ako sa taas, si Tito Jerry dito sa baba, si Ives dito, si Tito Jimmy dyan, si Tito Bo dito, tas dito si Archie. So anim kami. Yung dalawang mag-ama, si Tito Chito at saka si Alex, kumuha na ibang kwarto. So pagpasok mo, ayan, may aircon. Tapos pagpasok mo, ayan, may TV dyan. Ayan, may TV. Kaso hindi magpakinabangan yung TV ngayon. Marami naka-charge. Ilan lang yung saksakan. Ito yung CR nila. Ayan. Malinis naman yung CR nila. O, ayan. Malinis naman. May shower. Ayan. Hindi ko lang alam kung may heater sila. Sumayos naman. So, kung tulugan lang naman ang hanap nyo at makapagpahinga kayo, okay na rito. Sa halagang 1.6 ata 1.5. Anim na kayo. Kung grupo kayo magra-ride, okay dito. No, tapos paglabas mo, ito, lalabas tayo kasi kakain tayo eh. Yan. Oh, parang dormitory siya, maraming mga kwarto. Meron din sa baba, meron din doon. May parking naman. Ayan ang parking. May mga kwarto dyan. Ayan sila kumakain na. May free wifi. Hihingi ka lang ng password kay ate. Ayan, kumakain na ba ulam namin. Bulalo ba yun? Ayun ba yung bulalo kanina pa? Yung bulalo kanina? Uy, dito ka na! Ang buhay pa. Itong pansit. Okay pa yung bulalo. Bulalo kanina, sinigang na ngayon. Ininit lang pala ni ate. Joke lang, te. Chicken pork. Chicken pork. Sala, peridor. Tapsoy. Yun. Okay. Kakain lang kami. A few moments later. Alright, so tapos na kami kumain. Okay, may ngay tulog na si Tito Bo at saka si Archie. Kumusta ang biyahe mo, Tito Jimmy? Napakasarap. Sana maulit. Ay, definitely maulit to. Sunod, pagplanuhan natin, late naman. Late. Ikaw, Tito Jerry, kamusta ang ride mo? Bitin. Ha? Bitin ka ba? Sinabitin. Grabe, oh. Actually, believe ako sa mga senior. Pero huwi mo, senior ang mga kasama namin, pero hindi sumusuko sa napakahabang biyahe. Ako, sumuko ako kahapon. Halos pumutok ang bato ko sa init, sobra. Pero sila, go na go. Diba? Ito, paring Ives. Ano masasabi mo, sasabi mo sa ride natin? Nanonood po sila, guys. Nanonood. Say hi. Ay, lahat mga kaputa dyan. Yeah. Ayos naman. Ayan. At tingin mo makuulit ko to? Ay, dapat ulit. Magbigay na lang sila ng suggestion kung anong magandang tao. So, tama-tama. Oh. Sige, magbigay kayo ng suggestion kung saan magandang pumunta. Comment niya sa baba. Ano ba? Bigyan mo sila idea. Hindi, sila magbigay ng ano? Idea, para idea. Okay, ang gusto mo di ba late eh? Mali. Mali. Kung nabutan ng sikat ng araw hanggang sa dulo pa tayo, wag kang bibitaw sa libo.